What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay tuturuan ko nga po kayo kung paano mag DIY or mag wiring ng rapid backfire dito sa mga motor natin. At kailangan nga lang natin ng flasher relay. So ito nga po yung brand niya ay Showar, baka naman no. Tapos gagamit din tayo ng ordinary na relay dito. So meron siyang number 87, 86, 30 at number 85. At ganito nga po yung kakalabasan niya mga sir no. At bago tayo magsimula, huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At kailangan nga natin ng soldering iron at saka yung lead na pang tunaw rito para dumikit yung copper wire dito sa may relay natin. So dito mga sir, yung sa relay, yung number 86, i-coconnecta natin siya dito sa letter L dito sa may flasher relay. So ayan, naka-cable tie po itong dalawang ito para magkasama na po sila. At saka ayan nga po, maglalagay tayo ng lead dito sa letter L. So lagyan muna natin yan para dumikit na rin yung wire na ginamper natin papunta dito sa number 86. So ito pong L na to, ito po yung light flasher o papunta dito sa may positive relay ng number 86. So pagka nalagay na po natin yung wire na yan, ikat na po natin yan mga sir no. At dapat ganito yung magiging kalabasan niya mga sir. So ginamper natin siya dyan no. At yung nag-wiring dito or nag-DIY ay si Sir Japs de Guzman ng Kamagay Motor Shop. So kung gusto po ninyo magpagawa, visit lang po kayo dito sa Kamagay Motor Shop. Tapat lang po yan ng Adesa dito sa Panikitarlac. At kumuha lang ulit tayo ng extrang wire, tapos balatan lang natin dyan, tapos lagyan na natin ng lead para madali lang po nating may kakabit or may kukonekta yan dito sa may relay. At yung susunod na step nga po natin, kaya po natin binalatan yan, yung 85 po ay pupunta po yan sa number 30. Ito po yung ground na papunta ng light brown. Mamaya papakita natin kung paano i-wiring yan mga sir. At dito nga, lagyan na natin ng lead yan, tapos painitin na natin para dumikit na siya dito sa may relay natin. So ayan, ganyan po dapat yung kakalabasan niya mga sir. So pakita ko lang ulit no. So ginamper po natin yung number 85 papunta dito sa number 30 na ground. So ganyan lang po yung pagkaka-wiring natin. At pagkatapos nga po niyan, kuha lang din tayo ng wire dito. At ang susunod nga po na lalagyan natin ng wire ay itong letter B dito sa may flasher relay. So nalagyan na po natin yan. At ang susunod na step nga po natin ay kumuha tayo ng baterya para matest nga po natin kung gumagana itong DIY natin. So kung mapapansin ninyo mga sir, tumutunog siya, tapos nagbiblink yung kulay green na ilaw dito na LED. So yan, pakita ko lang mga sir no. At pagkatapos nga yan mga sir, pwede natin mai-adjust yan kung gusto natin ng mabilis o mabagal. So kuha lang po kayo ng flat screw. Tapos alam nyo po yung sa may flasher relay dito, yung kulay orange, nasa likod lang po yan para may adjust natin at matono natin mamaya no. So pinapakita ko lang po sa inyo na working po yung DIY natin or winiringan natin. So dito nyo po siya itotono mga sir oh. So nakita nyo po yung pabilog na yan, kuha lang po kayo ng flat screw, tapos iikot nyo lang po yan mga sir. Ayan no, okay na no. At pagkatapos nga po niyan, lagyan na rin natin ng wire yung number 87. So ito pong number 87, ito po yung pupunta sa may pulser. At itong number 85 at number 30, papunta po ito sa may ground. Tapos ito naman pong number 86, papunta naman po ito sa letter L. And then yung 30 naman po ay papunta siya ng 35. Tapos yung letter B, papunta po siya dito sa may accessories, dito sa may kulay brown na wire dito sa motor. At pag okay na nga po yung pagkaka-wiring natin, kakalagay na natin yung kaha ng motor pati yung nasa harapan. Tapos ituturo ko naman po sa inyo kung paano siya iwa-wiring dito, yung tamang pag-wiring para maiwasan po natin yung pagkasunog ng motor. So ito nga po yung mga binalatan ni sir, yung kulay pulang wire. At binalatan niya rin yung kulay brown na wire dito and then yung light brown na
wire. So ito, sisimulan na nating ilagay yung wire ng letter L o yung light flasher na papunta ng positive relay sa number 86. So ito po siya mga sir ah. So wag po kayong magkakamaling maglagay dyan mga sir. Tapos balatan na rin natin ito. Ilagay na rin natin siya dito sa may light brown. So ito po yung number 85 at number 30. Ito po yung ground na papunta dito sa may light brown. So pakita ko lang ulit mga sir. Ayan, 85 at 30. So pumunta po siya rito mga sir ha. Tapos ito namang number 87, papunta po ito sa may kulay red white na wire dito sa motor natin. So yan, pakita ko lang ulit mga sir ha. So yung 87, papunta po ito sa kulay red white na wire. Tapos ito namang pong 85 at 30, papunta po ito sa light brown. So yan po yung ground mga sir ha. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Tapos yung brown, papunta po ito sa letter L dito po sa may light flasher papunta ng positive relay number 86 na ginamper natin kanina dito sa may flasher relay at sa may normal relay. So pagkatapos na nga po nating mawiringan, so susubukan muna nating paganain kung gumagana yung ginawa natin. At ilagay muna natin yung kaha rito kasi nandito yung CDI niya na nasa harapan. So kapag ka pinag-connect nyo na po yung dalawang yan, ito na po yung magiging resulta mga sir, sobrang lakas. So paparinig ko muna sa inyo yung sound check dito, talagang umaapoy yung stock pipe. So pakinggan nyo muna mga sir. At dito nga mga sir, kapag ka umuusok po yung tambutso ninyo, itotono lang natin yung card natin dito para maganda po yung timpla. Pati dun sa may flasher relay, itotono rin natin siya dito mga sir para maganda po yung tunog niya at hindi na mamatay-matay yung motor natin. So yan, tono lang muna natin yung flasher relay dito hanggang sa makuha po ninyo yung tamang timpla. At pagkatapos nga po nyan, pwede na nating i-finishing ito. Babalutan na natin siya mamaya ng electrical tape. So sound check ulit natin. At kapag ka nakuha na nga natin yung tamang timpla mga sir, iwawiringan na nga natin yung sa switch niya rito.
para hindi po siya nakarekta. Kapag ka gusto po nating mag-rapid backfire, ay meron po tayong on and off switch. So ito po, kumuha lang po tayo ulit ng mahabang wire. So i-coconnecta lang natin siya dito, mga sir. At pagkatapos nga po niyan, pwede na natin siyang balutan ng electrical tape. At ito nga, mga sir, so mahaba po yan. Papunta po yan dun sa may throttle cable dito sa may taas. So dun po natin siya ilalagay mamaya, no, yung sa may on and off switch. So ngayon ipipinishing muna natin siya. So pakita ko lang sa inyo yung buong proseso para kapag ka ginaya nyo po ito or nag DIY po kayo sa inyo, is alam ninyo yung gagawin. At pagkatapos na nga nating mabalutan ng electrical tape yung wire, dito naman po tayo sa may flasher relay at dito sa may normal na relay natin. So ganito lang po yung gagawin natin, mga sir, kasi nababasa po ito para hindi po siya pasukan ng tubig, para hindi po ma-short circuit dito sa loob. So yan, balutan lang natin ng maigi, mga sir. Kung gusto po ninyo ng talagang balut na balut, mas okay po yan para hindi po masunog yung pagkaka-wiring natin. At pag nabalutan na nga natin ng electrical tape yung flasher relay, so dito naman puputulin na natin yung nilagyan natin ng mahabang wire. So bali magiging dalawa po dapat yan, mga sir. Tapos ipapasok natin siya dito papunta sa may taas. So ganyan na po yung magiging itsura niya, mga sir, ha? So paninig lang ulit natin na tama yung pagkaka-wiring natin. So kapag ka nakadikit po yan, nakarekta na po yan, mga sir. So ito po yung kailangan nating switch. So pwede po kayong gumamit nito basta na-on and off po siya. So kahit saan nyo po ilagay yung wire dyan, mga sir, pwedeng-pwede nyo pong ilagay yan kahit saan dyan. So wala naman pong mangyayari dyan kasi switch naman ito. So ilagay na natin yung wire dito sa may switch. So yan, ipasok lang natin. At pagkatapos nga po nyan ay lagyan na natin ng electrical tape. So doble nyo na lang po para sa safety na rin ng motor natin. At yung isa naman ipasok na rin natin dito sa isang butas. At kung ano po yung pagkakagawa ninyo dun sa kabila, ganito rin po yung gagawin natin, mga sir. So napaka basic lang, kahit nasa bahay po kayo, kayang-kaya ninyong gawin yan basta kumpleto lang po kayo sa gamit. At dito nga, mga sir, 200 pesos lang yung nagastos natin. Lahat na po yan, kasama na yung wire, flasher relay, tapos yung normal relay dito, pati electrical tape, mga sir, kasama na yan. At pagkatapos na nga nating malagyan ng electrical tape, ilalagay na natin siya dito sa may cable dito. So kuha lang tayo ng cable tie. So pagka okay na, mga sir, ilalagay na natin yung mga kaha dito sa harap. So yan, try nga muna natin na pagganain kung gumagana yung pagkaka-wiring natin dito sa may on and off switch. So pakinggan nyo muna, mga sir. And so far, so good naman lahat ng pagkaka-wiring natin dito, mula dito sa relay, flasher relay, at dito sa may on and off switch. At dito na nga po magtatapos yung video vlog tutorial natin kung paano mag DIY or mag-wiring ng rapid backfire dito sa mga motor natin. So syempre, shoutout kay Sir Japs de Guzman ng Kamagay Motor Shop. So visit lang po kayo dito, mga sir, kung gusto po ninyong magpagawa ng ganitong rapid backfire. Tapat lang po ito ng Adesa dito sa Paniki, Tarlac. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching!